Kasi sabihin ni si William, wala na yan. Ang stroke na yung useless na yan. Alam ko, umiyak ako sa sarili ko. I was, kumbaga, deep inside, I was crying na, Lord, help me. How will I survive this one? How will I? Kumbaga, iwalay na ako sa asawa ko, mga anak ko. Wala akong trabaho. Paano na to? Nag-iisa ako sa buhay, nag-iisa ako sa mundo. So, ganun. Matagal nang hindi nasisilayan ng marami ang matinay idol noong 1980s na si William Martinez. Nasa na kaya siya at anong kanyang pinagkakaabalahan? Yan ang ating aalamin. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babaw's channel. Nagsimula si William bilang isang professional dancer sa telebisyon. Wow, galing ah. You got the moves pa pala. Hanggang nakuha siyang commercial model ng close-up. Unti-unti nang nakikilala si William hanggang sana bigyan siya ng break sa mga pelikula. Ilan sa mga ito ay ang Carnival Queen, City After Dark, Believe It Boys at Oh My Mama na nagpasimula ng love team nila ni Maricel Soriano. Nagkaroon sila ng mga hit movies ni Maricel, subalit nagtapos din ang kanilang tambalan. Ginawa niya ang hit movie na Bagets kung saan niya nakilala ang kanyang future wife na si Yayo Aguila. Guys, eto na siya, ang inyong idol. Asan? William Martinez in the house. Hello. William, kamusta? Kamusta? What should I say? Good morning, good afternoon, good morning. Any time of the day, pinaparoon tayo ng mga viewers. Pero na-miss ka na ng mga fans mo. Ang tagal na. Nagpahinga ako ng matagal. Gaano katagal na ba yung ano since your last ano TV series? Minsano yung last with Coco Martin. After that na wala. Wala akong trabaho kasi other neighbor ako na reporter. She tells me things. May artista akong barkada na kumpare ko. He tells me things. Pare, naka-band ka pa, wala kang trabaho makukuha. Bakit band ka? Kasi alam ko kasi sira ng mundo eh. Ang showbiz ganito 'yan. Pagka may ang industriya natin pagka may artista na lumabas na nagawang mali, nagreact ang babae, kinakampihan ng babae. Normal 'yan eh. Kasi it's a woman's world ngayon, 'di ba? Hindi natin mundo. Mundo nila ngayon eh. So, kakampihan sa kami mga lalaki ang wala. So ako monitor shows lahat ng mga teleserye, mga movies. So if I monitor yung mga karakter ng mga artista, sabi ko, yung character ng artist is my fitted for me. Perfectly, I could do that. But how can ibang kinuha instead of me? So, may nag-block sa name ko. Wala ka ba manager na? Wala na eh. Dapat siguro may manager ka na dati nagpupos meron. Sa'yo. Para manager, makuha mo yung mga roles. Yung manager ko kasi yung manager ko binibigay sa po, gusto ko teleserye lang. Mm-hmm. Happy na ako. Ayaw mo na movies. So, ayoko na, kasi movies okay, pero teleserye gusto ko. Gusto para ma-practice ako. Gusto mo active ka? O, active magsalita lahat. Yeah. Kasi pagka movies ganito, action, cut. Yun na yun eh. Ang teleserye, action. Ang camera umando niya pero kumikilos dito, gumagalaw ka rito. Nagsalita ko yung script mahaba. So yung mind tuloy-tuloy, hindi ka nakalawang. So it's more of ano, parang therapy din. Yun ang gusto ko. Therapy rin sa'yo yun. Kasi before, I speak fast and loud. That's why I want to keep on talking kung gano'n. Pagka bigyan ko na action na, cut! Hindi pala. Pero nung kabataan mo, naalala ko, isa ka sa mga pinakasikat na ano na artista noon. Bagets, tapos magka-love team pa kayo ni Maricel Soriano. Bakit hindi mo na-sustain yun, yung momentum na yun na kasikatan, tapos biglang padaus-dus pa ba? Ano nangyari? I went to the stage, Steve, when I came back. I already know na sinsurprise ako eh. When I was doing sana maulit-mulit with Aga. Aga told me, Kuya, alam mo when you came back, natakot ako na kaya mo overpower. Sabi ko, hindi ako ganun. Kasi ang point, sabi ni Aga, Kuya, kasi ganito yan. Anong nangyari? So, nag-research ako. Nalaman ko na may isang grupo ng production na they're trying to say, wala na yung luma na yan. Huwag na yan. Kunin yung iba na lang. Okay lang ako. I don't complain. Bakit naging pasaway ka ba noon? Hindi. Kasi ang ending kasi, I don't complain. Akong klase ng tao, tanggalin mo. Tahimik lang ako. I wouldn't say. I wouldn't say anything, whatever.
So anong reason bakit naging ganun? Paano, naging malamig sila sa'yo? Paano ako maging ganun? Pa, Jules, di ba kausap mo ako, di ba? Tinext mo ako, magkita tayo. Pagsaway ba ako? Di ba hindi? Hindi, noon. Noong kabataan mo. Kahit, ganun talaga. Consistent, ganun talaga. Ganun talaga. Pag sinabi, William, take, lalapit ang acting. William, this time you work, nandun ako on time. I'm never late. Okay. Ako, I read my script. Kabisado ko yung story ako. When I go to the set, alam ko na yung gagawin ko. Kaya kami ni Maricel, magic namin. Kahit walang script, we can do dialogues. The same thing. Wala akong pinahirapan na trap na director or producer. Even my director before, ang problema ko, Bernal is dead. Marilu Diaz Abay is dead. My ex-manager is dead. Mario De Rosa Reyes, a girlfriend, is dead. Puro pa tayo ng makasabay ko na that understands me. In my way. Eh, puro patay na sila eh. Sabi ko, Lord, ganun talaga. So, it's really weird. It, walang moments before na naging ano ka, problema ka wala, sa ano. Never naging problema. Bakit kaya ganun? Mamatay man ako, no? Walang ganun. Bakit nanlamig sila sa'yo? Ah, kasi, kumbaga, it's very hard kasi if I tell you the truth about it, kasi patay na yung tao. And nobody can... I have an idea. He cannot explain himself. Tama. Kasi but I have an idea. Is this something about, ano, yung pagmamarriage sa'yo? Yeah, that's true. That person gave up on you? Parang gano'n? Kasi one day... Bakit siya nag-give up sa'yo? Sinabi niya one day, we went to Baguio. Sabi niya, you know what? Itong karirwang ganyan. Sabi ko, why? Kasi okay naman ako. Sabi niya, no, ang ganyan na lang siya. Kuko na ibang artista, ipapasikatin ko. Sabi ko, ha? Okay. So, I felt bad, na-depressed ako that when he said that. So, pagbalik ng Manila, ginawa ko na lang, pag may appearance ako, probinsya, yung artista sinabi ng manager ko, tinatawag ko pa, ito next week maging superstar, sinasabi ko. Tinutunok ko pa siya sumikat eh. Kasi mind ko, lahat tayo sikat na pwedeng ako lang. Lahat tayo. Pantay-pantay tayo. Wala namang ganun eh. Wala namang trono-trono eh. Yun ang mind ko. So, ganun. Sumikat siya. Happy ako. Pero ang mind niya iba. Nung sumikat siya, ibang pagkatao niya. Actually, hindi siya sila. Pero lahat siya, tinulungan ko na sumikat din eh. I help them. Kasi ako, mapagmahal ako ng kaibigan eh. Hindi ako yung sumisikat ka, papatanggal kita para mawala ka. Hindi. Kali ka. Gusto sumikat. Sumikat tayong dalawa together. I don't want to be alone. So yung grupo na yun, yun nagpatanggal sa'yo? Yes. Sa industriya? Yes. Kasama yung, kasi yung grupo, yung manager na yun, yung tao na yun, kasama yung producer. Yung producer naniwala sa kanya eh. So ang ending yan, one day, birthday ko, dumating sila sa bahay ko. Depressed na ako eh. So, yung tao na yan dun, kasama yung producer niya. Dinalaw ako. Hindi ko sila inara kasi I don't feel well kasi alam ko na lalaglag yun na ako eh. So, yun yung ano, kumbaga... What's the point of facing, makipag-plastingan ako sa inyo? Hindi ako plastic eh. Sasabihin nila sa iyo na wala ka na. Alam ko na eh. Kaya sila pumunta sa inyo. Hindi, saka pumunta sa akin, kumbaga, happy birthday, plastikan to eh. Sinabi mo na sa akin, ganito mangyayari sa akin. Tapos bilang, happy birthday, ipa-plastikan niyo ako. Hindi ako plastic. Huwag tayong magharap. Ayun, doon nagsimula. So, lumaki na yun. Alam ko na eh. Wala na. Wala na projects after that. Wala na. Nung pag dumating galing America, project ko puro mga kame-kame role na lang. Okay na. At doon sa kumpanya na yun, ng producer, hindi ka na kinukuha ron? Hindi na. Up to now, hindi. Ang binus niya yung kapatid ko. Okay lang. Hindi ako, I don't envy my brother. I'm happy. Pag siya, maraming talaga, I'm happy. Ang point ko lang, keep it, maintain it. Hindi ka naman ganun buhay ko. Kasi diba, people are wondering, bakit si Albert dire-diretso yung takbo ng career? Pero ikaw, parang nag-stop. Diba? So yun ang reason nun. Yun. Ganun talaga. Wala tayong magawa. Yun ang takbo ng buhay. Kumbaga, marami naman kami, hindi lang ako eh. Maraming ganyan. Si Lloyd, sumikat. Ginanon. Stop. Marami. Nang mga sumikat ng mga... Lumabas na matinay, blah-blah. Ginanon. Ako, ginagawa ko na lang kasi since si Tirso Cruz nakalusot, Tirso ginanon din for a while. Pero nakalusot siya, ginanon siya iba kontrabida. Nag-character actor siya. It's very good. I love it. Si Gabby, gumanon for a while, tapos nag-character actor for a while. Tapos siya, binus nila.
siyang katapat ko. So, sa akin wala. Kami ni Gabi, we're very close. We text each other often. When nasa stage when he comes here, pare, may show ako sa mga casino kung sumama. Sabi ko, bro, kung kasi malayo, kasi I don't sing anymore eh. Gusto ko bigyan, if you have teleserye, sama mo ako, I will work. Gusto ko teleserye lang. Para ma-practice ako. Hindi kaya pa, nag-start yung depression? Nag-start yung depression after ng birthday ko. That is what I started going to the hotels. Oo. Anong ginawa mo sa hotel? Check-in ako sa penthouse ng Philippine Plaza 1 month. Oo. Check-out ako sa penthouse ng Holiday Inn 1 month. Oo. Kasi, kumbaga kasi, check-in pala, hindi check-out, check-in. Check-in. Check-in for 1 month? Kasi no IP ako, hindi ako check-in. So marami kang pera noon? Siyempre, pinababayad mo sa mga... Kasi mura lang naman nung araw, para pag nag-check-in ka sa penthouse dati, 2.5 lang. Oo. Per day. Ngayon, 35,000, 50,000. Ang laking difference eh. Oo, oo. Eh, 2.5 lang eh. Pero siyempre kakain ka rin. So, kasama rin sa bill yun. Ang pagkain ko, mura lang. So, iwan naman libre. Bakit ka nagkukulong sa mga hotel? Ha? O, anong ginagawa mo pag nandun ka sa kasi, loob ng mga kasi, hotel? Kasi, lahat ang puntahan ko, may checkpoint. Ayan. Pinag-initan ako. So, nag-hotel na lang ako. Okay. Paano let's talk about that. Bakit ka, ano? Bakit ka takot sa checkpoint? Ano ba nangyari? Kasi bawat checkpoint, tinatanong ako, may baril ka ba? May drugs ka ba? Sabi ko, it's really weird. Uh-huh. Kasi mga police that time, panahon ni Cory, lahat nagpapabango. Uh-huh. Ang detay ng mga artista, lahat huli, lahat may drugs. Uh-huh. Kasi hindi ganun, di ba? Uh-huh. That's wrong. Pero nagda-drugs ka na nun? Tapos na. Tapos na? Oh, tapos kailan ka nagsimulang gumamit ng droga? Which one? Marijuana. Marijuana, high school. High school. I tried marijuana. Uh-huh. Nung pagkatapos nun, nung iging tama iba na, ayoko na. Ayaw mo na. And then, after, now, before, when Cory was coming in, nausong shabu. Mm. So we tried shabu. Mm. So mga friends ko na nanulong na sobra, ako naman, okay lang, occasional ako tumira. Uh-huh. Okay lang. Tigil din. Na-overcome ko na, tumigil din ako. Kailan? 1985, 86. Mga ilang years kang gumamit ng shabu? Mga 1.5 years. Bakit ka tumigil? Nagsawa. Na-trauma. Mm. Pero during that time na nagkukulong ka sa mga hotel, anong ginagamit mo nun? Shabu-shabu lang. Ah, gumagamit tapos, ka. Tapos, di pa sa kabilang hotel, shabu-shabu lang. And then, pagkatapos, hinto na. Nagpunta na ako sa Amerika. Stop na eh. Oo. Pero yung marijuana, nahuli, hinuli ka doon ng mga polis. Pero hindi ako marijuana that time. Paano nangyari? Kwento mo sa amin. Paano ka hinuli? Checkpoint. Mm. Ang dala ko ng Porsche na maganda eh. So, checkpoint siya. Pinumaba ko ng kotse sa Hemadi E-Road. Mm. Pagbaba ko ngayon, sabi ng polis ko, may marijuana ka. May ako siyang road. Sabi ko, hindi ako ba marijuana? Kasi sabi, may marijuana sa Ashley ko. Sabi ko, check mo Ashley ko, walang marijuana yan. Hindi ako ba marijuana. Kasi that time, nung tapos na ako rin eh. Shabu naman titira ko nun. So that time, di ba? Pagkatapos nun, nung nagkaroon ng kaso, so every checkpoint, may shabu to ba tayo dyan? May baril ba tayo dyan? Puro gang kaya ako lumabas kasi naghanap ng drugs kasi may kaso ako. Ipinaglaban ko na hindi ako marijuana eh. Na-dismiss yung kaso na yun? Wala yeah, na. Wala dismiss na. Yan. Lahat ng kaso ko sa drugs, dismiss. Ilan? Dalawa. Dalawa. Sabi ng dad ko na, go to America. Sabi ko, I don't like. Pag umalis ako ng Amerika, pumunta ako Amerika, my career is fucked. I couldn't tell my father, my mother. Hindi na alam eh. Alam ko kung nakalang nangyayari. Nailalagag na ako. Sabi mo, anak, punta ka. Dala nila ng gamit ko, may ticket na ako. Dinala ko sa airport, tinulok, pumasok sa loob. Alam ko na nung papunta ako ng Amerika sa aeroplano ko, patayin yung career ko kasi, kumbaga, that time I was so famous na, hindi ko kayo laglag na kahit sino that time. Nung wala ako. Nakita nung way yung tao magkapalit sa akin eh. Nung nawala ako si Richard Gomez, pinasok Joey Marquez. Kasi wala ako eh. Pati si Randy Santiago nakapasok. Okay. Ganun ko na nangyari. At sa Amerika, anong ginawa mo ron? Wala. Nagtrabaho ka? Hindi. Ano lang? Wala. Wala lang? Si Albert nagkatrabaho. Si Albert nandun pa. Siya nasa law office. So ginawa niya, kinausap niya ako. Sabi niya, William, ito gawin mo. Gawin mo ito, gawin mo yan. Sabi ko, tell. Kaya I call Albert, tell. Little kuya ko eh. Tell. If I follow what you say, I will not learn. Kasi ang gawin gusto kong gawin para matuto ko.
Para kung sakaling sundin kita, pag nagkamali ako, hindi ko lang gagawin ko. Kasi hindi ko alam, tinuruan mo lang ako eh. Siya magawin ko to eh. Ang gusto kong gawin, ako mag-isip ko mga isang bagay. Pag nagkamali ako, alam ko lalabasan. Alam ko isang solve. Tumahimik siya. Yun. So, ginawa na lang niya, hinintay niya ng time na ready ka na magtrabaho. Sabi ko, oo. Sinama niya ako sa law firm niya. Ang ginawa ni Albert, ako naging parang kanang kamay niya sa law firm sa California. Ginagawa ko, nagmumuha ko from LA to San Diego to San Francisco. Naghanap kami ng mga clients sa insurance, sa law office. And then ginawa ni Alberto, minove kami ni Yayo sa San Diego. Si Yayo naging secretary nila sa clinic sa San Diego. Ako, administrator naman ako, nag-drive from San Diego to LA. Ginagawa kong pakyapong LA sa San Diego. Nag-drive ako. Tapos yun lang. That's what I do. Kasi accept ko, I need to work. After 2 years, Albert went back to the States na eh. The Philippines, kikigay makihir eh. Para bumalik sa career niya. So, nung after mga 1 year, Yayo kept on saying, hala, nag-dream ako na sa Pilipinas tayo, uwi na tayo. Sabi ko, pag umuwi tayo, ano gagawin natin doon? Kasi andito para mag-umpisa ko ng buhay. Nag-umpisa na tayo, biglang babalik tayo sa dati. Kasi alam ko yung babalikan ko wala eh. Zero, alam ko. So when I came back, so kung mag-airport, blah, 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 masabi lang na in-accept ka, may nag-receive sa akin sa airport, na bumalik na ako. So alam ko na mangyayari sa akin eh. Kumbaga, parang isang hero na alam ba, barilin ka sa likod pagdating mo. Alam mo na eh, ganun di ba ang dating? So one day, that was November 2010, a friend called me, Tito, pumunta ka na dito sa Tomas Morato, we will give you your dollars. Sabi ko kasi yung friend ko, well-off businessman siya, construction sila. We're supposed to go to Singapore. So ang ginagawa niya, siya nag-buy ng ticket, siya nag-buy ng ibigay siya pocket money. Pumunta kami Singapore eh. I remember November 5, November 6 birthday ni Gabby the next day. Madaling araw, I went there. Mga 5 a.m., inabot siya, dito ito na yung dollars. So binulis ako na, sakay nga sa kotse ko. Magsakay ka ang Benz kasi pagka binok sa mga pinto, hindi siya maglalak ni pinipindot. Pag start ko ng car, may babaeng pumasok sa loob. Sabi ko, pagtingin ko sa kanya, bumukas ang pinto rito. May lalaki. Huwag kang didilat. Pumikita ko agad. Nakita ko yung makamahong siya, tsaka panshare jack ng puti. Alam ko, mukhang taxi driver ang itsura eh. So nakapikit lang ako, sabi niya, huwag kang dumilat. Hindi ako nakadilat. Ganyan ako, nag-feel ko. Kira-kap sabi niya, asan rilo mo? Bingi rilo. Wallet mo. Binigay ko lahat. So, ganyan ako mga ilang minutes ako nakapikit lang, hindi ako magalaw. Nung mga, siguro mga 5 minutes, 10 minutes, pagdilat ko, yung wallet ko, wala na yung dollars, wala na yung mga Johnny Blue ko sa baba. Yung mga pabango ko, tangay lahat. Pati lisensya ko lahat, tangay lahat, pati rilo. So, ganyan lang ako. Pagdilat ko, bumalik ako sa disco sa taas. Sabi ko, bro, na-hold up ako, nagtawanan sila. Sabi ko, paano yung na-hold up ako? Gagibiro ka, Tito William. So that moment, I felt bad, parang na-torture ako na baka inisip na sinasabi sa tapo na nakawan ako. Kasi I was doing the thing. Na-depress ako ilang araw, sabi ng friend ko. At ito, meet tayo dun sa bar ko, uminom tayo ng ilang gabi. So ginawa namin, mga 3 days kami inom ng Johnny Blue. Inom ka na inom, lasing lang lasing, kasi depressed ako eh. Mga barkado ako, puro mga politician. Lasing-lasing kami. Nung November 10 na, the next week, sabi ko parang, paano nalalambot ako? Parang ganun, may ganun feeling. And then, so mga November, I think 12 na, parang maganun. I went to in my bedroom. Sabi ko, I wasn't feeling well. I went to the bathroom. Hawak yung remote. So, I opened the door. Kasi may TV, I was watching TV. Pag ganyan ko, nahulog yung remote sa kamay ko. Nahulog yung remote, pinulot ko. Nahuhulog yung remote. Kasi parang wala akong grip eh.
Wala na akong grip, wala pa akong grip. Nahulog siya. So, ginawa ko nung pagkatapos na, tumayo, pagtayo ko, biglang nag-fold yung knees ko, pug! Nakahook sa doorknob. Sabi ko, ano itong nangyayari sa akin? Naduduling ako. Like, I don't know what's happening eh. Sorry na, wala ako sa frame. Ito, naduduling ako. So, ginawa ko gumapang ako from the bathroom to the bedroom. Sabi ko, help, help! I was saying help. My children, they were laughing. Kasi, years before that, we used to joke around with them. Help! Help! Drama-drama ka. Drama kami, nagkapatawa kami. So, akala nagkapatawa ako eh. Sabi ko, no, help me. My phone rang. I couldn't see my phone kasi duling ako. So, kinakapaking tunog. Nung mag-feel ko yung phone, answer ako, a friend of mine, sabi niya, pare, kamusta ka na dire? Sabi ko, pare, nahihilo ko, hindi ko matinang nang nangyari. Sa bulbul ako. I couldn't speak. Sabi niya, bakit? Sabi ko, ano, hindi ko matinang. Ang ginawa ng friend ko, tumawag sa baba. Nasa third floor ako, tumawag sa baba. Ma, si William po, may problema. So, ginawa ng mother ko, Patricia, umakit ka, pinakit yung anak sa taas. Pag-akit na ganyan, sabi ko, nahihilo ko, wala akong makita na dalawa lahat. Sabi, tito, sanili, buhati ka na. Binuhat ako nung isang girl, tsaka nung anak ko. Pag ganyan ko, sino ka? Tomboy ka, no? Sabi ko. Sabi niya, tito, I will help you. No, I don't understand. Take me anywhere. Oh. So, ganyan lang. Yun na. Ilang matanda ko rin. Pagdating doon, din ako sa St. Luke's. May publicity pa St. Luke's, alam silang bayad. So, St. Luke's. Pagdating ko, binuhat ako ng guard. Nilagay ako sa parang scan, CT scan type. Sabi ko, no, sa claustrophobic, kaya nung nahihilo, kaya ako lang ganyan. Turok. Bilang nag-dark na lang. Nawala na. Nung nag-dark, ang nakita ko sa mind, akala ko dream lang eh. Nakaganyan ako. Pagdilat ko, nakita ko sarili ko nakahiga ron, may mga nurse. Eto ako. Nakatayo ako. Nakatayo lang ako. Pag kung ganyan, nagkaganyan ko, totoo lahat to, pare. Nakaganyan ako. Nakatingin ako sa sarili ko. Nandun eh. So, may lumapit dito. Paa. Palang nakita ko. So, parang something white lang. So, ginawa niya, gumanon siyang kamay niya. Ako naman, ganyan ako. Ginawa ka mo. Tapos, pag hawak ko, hindi siya pahawak eh. Pag hawak ko, tumuro siya, ganun. Pag turo niya ako, tumingin ako sa tinuro niya, sarili ko, nakita ko. Nung makita ko sarili ko, sabi ko dapat, no, pag no, pagharap ko sa kanya, hindi siya nakita, nag-blackout na. Pag gising ko, ospital na. So before I don't know what that was. So after one ikaw, year, anong interpretation mo ron? Noon na hindi ko alam eh. Ngayon, nung matagal na na-interpret ko na, sabi ko, teka muna. I think it was God who was there. I wanted to hold him, sabi niya, you cannot hold me. Kasi I'm a divine being. So pag kahawak ko, sabi, tumuro siya, pagturo niya. Tumingin ako. Pag nung sabi, titingin ako sa kanya. Hindi siya pwedeng makita. Kung nakita ko siya, patay na ako. Kasi once you see God, you're dead na eh, di ba? So, you didn't want me to die yet. So, ginawa niya dyan, God, may pag-asa ka pa iyo, may buhay ka pa, I will give you a chance. Kung baga sabi ko, Lord, what will I do? Nagulong po ako sa religion, hindi ko may tinang gagawin ko sa buhay ko. So, a friend of mine, classmate, sabi niya, pare, gusto mo pumasok ng religion? Sabi ko, kasi ayoko na mag-sigarilyo, ayoko na minum, ayoko na kasi because of my stroke. So, as you ask, may kikwento tita kanina, sabi ko, I was saying na, Miss Religion, I heard na bawal mo sigarilyo, bawal ang bisyo, bawal lahat. Sabi ko, we'll try this. Trinay ko siya nung I heard it, yung lahat ng bawal na gusto ko mangyari, totoo nangyayari. So I accept the religion, change ako religion. From Catholic to Christian. It's called Dating Dan, so Dating MCGI. Dan, yeah. Kasi kung kasi prank kasi ako, diretso sila. Prank ka rin ako, tapos ako, diretso ako magsalita eh. Kumbaga, I don't have reservations when you ask me things. I will answer you straight. So yun, that changed your life? Yes, it did. That stroke changed your life? Yep. For the better? Yep. Unti-unti nag-iiba-iba. By stages, my friends.
Nawala. Nung magsok, nawala. So, accepted ko. Yung kami ng wife ko, kamalam, naglalabon eh. Nag-iwalay na kami. Mga anak ko was there for me. And then, kasi nung kung Catholic ako, ang mindset ko iba. This religion na I studied na, accepting mo lahat ang nangyayari. You cannot question God eh. Whatever's happening to you, just say, Lord, help me. Guide me. Lang eh. Ganun lang. Ganun ginawa sa akin eh. Pagdating ko, tuloy-tuloy. So anyway, kumbaga yung pagiging friendly ko, tsaka ma-PR na tao, kasi yun ako talaga eh. That's why, since kumalik ako ng Pilipinas, may work ako. Work. Every year may work ako. Yung mga bosan networks ko, makaibigan ko, te-text ko, oh, wala akong trabaho. The next week may trabaho. Okay. So, ibang kaibigan ko na, wala akong work. May work ako. Nung nasawa ako, sabi ko, niyak ako sa sarili ko. Sabi ko, oh my God. Nasawa ako, they found a way to bring me down kasi, sabi ni si William, wala na yan. Na-stroke na yun, useless na yan. Alam ko, umiyak ako sa sarili ko. I was, kumbaga, deep inside, I was crying na, Lord, help me. How will I survive this one? Okay. Kumbaga, iwalay na ako sa asawa ko, mga anak ko. Wala akong trabaho. Paano na to? Nag-iisa ako sa buhay, nag-iisa ako sa mundo. So, ganun. Ganun yung hinarap ko. Yung nag-change ako religion, puro, Lord, kayo na po bala. Help me. Don't let me down. Yung na, puro ganun lang. Sinurrender mo na yung sarili mo? Sobra. Kasi yung after the stroke, di ba, doon ko na-realize na it was him who was there for me. Yung gumanon siya yun eh. Kung naisip ko na sinabi niya, mamili ka, gusto mo, ikaw yun, mamatay ka na, kunin na kita. O ano gusto mo? Sabi ko, no. Hindi pa nga salita sa nabasa yung mind ko, no. Nawala na siya. Nagising na ako. Buhay na ako. So meaning sabi niya, ikaw, naglasing ka, ginawa mo yung kumbaga, inabuso mo yung sarili mo. I will teach you a lesson. He taught me a lesson. I couldn't speak. Kumbaga, mind ko lang nagka-travel. Lahat ng nagsasabi ng mga bagay. Pero meron ko mga editing sa mind. I couldn't speak well. For Lord, let me speak. I was crying, Lord, I couldn't speak. So, lahat ng pagpunta ko ng St. Luke's, yung mga tao na stroke, nagkasalita. So, ba't siya nakapagsalita ako? Hindi. So, matagal yan po. Then, nag-change ako religion. Pag-change, unti mo nakapagsalita. Tapos then, 2012, Albert called. Sabi niya, mag-artista. Sabi ko, ayoko na mag-artista. Retire kasi ako na eh. Kasi nag-give-up na ako eh. Nakapagsalita. Sabi niya, William, pag nag-retire ka, ano kainin mo? Paano kung mabubuhay? Wala kang pera. Wala kang resource. Wala kang ginagawa. So one day, si Gabby tumawag, bro, meron show para sa Channel 5, yung kasana the Warrior Angel. Sabi ko, bro, thank you. Pinaglaban ko ni Gabby na magtrabaho. So, yung mga iba, kaibigan ko friends, mga artista na ka-generation ko, lahat na malapit, pare, bakit ang kapatid may trabaho, ikaw wala? Bakit yung ibang artista, yung mga kapatid nila nasa pelikula, nasa trabaho nila, ikaw, kapatid mo, dahil trabaho, walang ginagawa sa'yo. Sabi ko, ganun si Albert, let him be. Basta happy siya ng buhay sa sarili niya, I'm fine. Kasi kung alam mo, lumangat sa kapatid sa mga Albert, Yam, may show ako, sasama kita. I would say, thank you. Kasi hindi ko sabihin, kasama mo ako, no. If you tell me that you're going to give me work, I will accept it. I like it. I'm happy with it. So, hindi kanya in-offer? Hindi. Never. 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 Si Gabby ang nag-offer sa'yo? Si Gabby, madalas. He calls me often na, pare, may show ako, mag-show tayo. Gabs, I couldn't sing. I can only do work. Teleserye lang ako, pare. Para makapag-practice ako. May tampo ka ba kay Albert? Wala. Hindi. Normal yun eh. Kumbaga, yung tampo ko dati, tampo, nung matagal na accepted ko na, yun siya. Wala tayong magawa. Kasi hindi ba ang tao lumaki tayo iba-ibang pangat, iba-ibang ugali, iba-ibang mind. So yung mind niya, ang mind niya focus sa buhay niya. It's okay, accepted ko yan. Namatay ang asawa niya, solo na siya, so okay lang. Yun ang buhay. What will I do? Atel, tulungan mo ako, naghihirap ako. I will never ask.
Even my brother from the States, si Rani, kapatid ko, he's here now, he lives here now. There's one time he called me, sabi niya, yan, nagpadala ko ng pera sa Western Union. Sabi ko, why? Sabi niya, every month, Gitex, nagpadala ko ng pera ulit, why? Sabi niya, hindi mo daw you need money, may $500 pinadala ko siya, why? Sa puro way ako, sabi niya, William, get the money, kasi baka mawala yung pera. Sabi ko, I'm not asking money from you. Sabi niya, I know, ang point kasi kilala namin yung ugali mo, I don't ask help from people or anything. Kasi pag lumapit kasi kami, I will help you. I will say thank you. But I will not ask. Hindi ako ganun, hindi ako lalapit. Pare, pautang. No. I'd rather suffer myself. I will say, pare, I can feel na you need help. I will help you. Thank you. When was the last time na tinulungan ka ni Albert? Ang alam ko, pinaka-tawag niya, Huy, meron ka pulbinsyano. Sabi ko, ha? Huh? Okay, thank you. Tatanggapin ko. Sinabi niya na siya nagsabi, pero actually, nalaman ko sa probinsyano, hindi. Iba eh. Kasi supposedly, kumbaga... Akala mo siya nag-push sa'yo? Siya nagsabi. Eh, sabi ng sa probinsyano, hindi. Sino daw? Secret. Basta meron? Production. May ibang tao. Nagsabi na, supposedly, kasi if you're going to help this guy, give him work, give him this time. Bigyan ko na ako 1 month lang sa probinsyano. Okay lang, accepted ko pa rin siya. Okay lang, no problem. And then after that, may project pa ba na dumating? Wala na. That was the last. After that, I met my ex-manager, Jun Rufino. So, after that, Aster Amoy naman. Yung kinukwento kanina kay Aster, sabi ko, Tita Aster, kailangan ko ng manager na puro teleserye. Hindi puro, kasi dito, June, puro pelikula binibigay sa akin. Gusto ko talaga teleserye. So, para tinatanggihan mo pag movies? Para happy ako. Kasi wala akong choice eh. Tanggap na lang. At tinatanggap mo pa rin? Kahit na kasama pa ex-wife ko, tinatanggap ko. Trabaho naman yan eh. How hard was it na kasama mo siya? Hindi kayo in good terms, di ba? Hindi, wala akong problema. Kasi wala akong hatred dyan eh. Point ko lang. Trabaho ito, magtrabaho tayo. Yun lang. Wala problema yun. Pagdating nyo ba galing US, naghiwalay na kayo agad? Hindi pa. Katagal kayo? After US, nag-separate kami 2007 na. Tumagal pa ron. Tagal din, ha? Ano naging cause ng breakup? Ha? Ano naging cause? Yung iniisip niya na, I cannot really answer for myself eh. Kumbaga, hindi ko alam na isip. Basta nag-aaway na kayo lagi. Marami na ninira sa akin na si William ganun. Kasi ako talaga friendly. Talaga mag-PR ako kahit saan. You call me, oh William, si ganun, I will meet this person. Okay lang. You want to talk to me, I'll talk to this person. May problema. So, ang ending niya, ang artista pagka make-up ko, hoy, shota na niya yan. Ka-fair na niyan. Ka-fair mo lang, kausap mo lang. Hanggang lumaki na lumaki. Babae ang pinagkabayan. Siyempre. Alam mo lalaki. Ano ako ba ding? So talaga, chick boy pa rin. Ganun ang dating sa'yo. At chick boy, hindi pwede chick, pwede sa boy. Hindi ganun. Iba yung chick boy. Pero ano nga sa'yo, di ba? Ang bansag sa'yo noon, nung kabataan Pabling. Mo, Pabling. Pabling ka ba talaga? Di ba? Kanina tinanong yung girlfriend ko kanina. Hindi ganun eh. She met me. She doesn't even see me talking to other women. Or kahit check niya yung Facebook ko, wala siya mabasa na may kakalandian ko. Wala. Hindi ako ganun eh. Kumbaga, Douglas Keanu made me look like a public. Kasi image. Dati ako seminarista eh. Hindi ako babaero. Tsaka hindi rin ako manyak. Ako, marami kagsaya ng mga artista babae nung araw. Na mga love scenes, supposedly, minamanyak ako. Pero hindi kinapatulan. So, when I lost my children. So they decide to join their mother. Ako naman, Lord, mahal ko mga anak ko. So, I will just wait until magising sila. Pag nagising sila, I'm a good father, I'm an honest father. Since they were kids, I was there for them. I'm lahat ginagawa nila, ginagawa ko for them. Mahal ko sila. So, kung nawala yung mga anak ko, ibang generation kasi ngayon. Ang kabataan, iba na yung mind. So, hindi pwede sila hate. Basta intindihin mo na lang kasi pag as a parent at sa father, hindi tayo pwedeng magalit. Unconditional love tayo, di ba? So, kumbaga, may mali anak mo, for a while, ganyan ka lang. Malito. Pag lumapit siya, papatawarin mo. Anak mo yan eh, mahal mo.
So yun, hinihintay ko yung mga anak ko na hinihintay mo ngayon na mag-hello. Papa, kamusta ka na? Okay. How many years have you last talked to them? 2 years ago. 2 years ago. Ano yung huling usapan ninyo? Yung after Aster Amoy. Kasi ang lumabas niya na I was lying. No, I'm not. Lying about? About what I said na na may ibang karelasyon nanay nila. That's one. Ayun. And actually, and I said also, my daughter, my youngest daughter, she's the one who told me in the house, and Papa, si Mama, yung minute sa American ex-boyfriend niya, yung nagsabi sa akin, nalaman ko, hindi ko alam eh. So she's the one who told me. Anyways, nung pagkatapos nung ang ending niya, lumabas ako pang masama. Sabi ko, Lord, totoo sa sinabi ng Bible talaga na pag nagsabi ng totoo, magkakaroon kalaban. So okay lang. Just keep on saying your truth. Stick to your truth. Never lie. Nakausap po ba si Yayo tungkol doon? No, we don't talk anymore. Wala na. Even after that interview, no, wala no, na. Wala na. Wala na. Wala na. Yun na lang mga bata ang nawala, ang communication. Siya kailangan ko yung mga anak ko. Ayoko na siya. Ayoko siya kausap. Kasi wala na kami. May buhay na siya. Happy na siya. So I have my own life na I'm happy also. All I wanted is my children. That's all. If you want to say, hello, Papa, how are you? I'm fine. I'm better now. When you left me, I was lost. I was melting. Now, nag-remold yung sarili ko. So you also acknowledge the fact na meron ka rin pagkukulang sa mga anak mo? No? Meron din. Sinadya ko rin. Kumbaga, nung nagkaroon ng problema yung relationship namin ng ex-wife ko, I have to do something. So, ginawa ko, kumbaga, I started hurting myself. Ginagawa ko, yung mga barkada ko, mga foreigners, mga politicians, I don't drink in the daytimes. Pagdating ng 6 p.m., I drink. And then, pagdating ng, bago maglimiwanag, I stop drinking. Hindi ako naging alcoholic. Ano lang, drink lang, trip lang, kasi alcoholic silang lahat. Ako pinakamatanda, silang bata. So, I joined them. Up to a point na, napabaya ko sarili ko. Nag-inis yung stroke. Nung kinama ko ang stroke, I realized I made a mistake. I was killing myself. So God said, William, you got lost. You just need to find your way. You just need to find yourself. I found myself this way. So, mas mahaba pasensya ko sa lahat. I don't hate. I don't get mad. Ang pinakagalit ko lang, sa mind ko lang, Lord, patawarin ko na. Kahit may temptation siya, ang temptation, pag mali, devil's way to, so no, devil. Lord, yung diablo, I see in your mind ko, help me. Ano ba, William, do you also feel na parang you owe your children an apology bago sila mag-apologize sa'yo? No, nobody should apologize. Ang kailangan lang talagang mag-hello, hi. Ang mga bata, pare, para sa kanila, yung mali, hindi sila bababa eh. Bata yan eh. Pag tumanda yan, dun lang. Pag tingin nila, may mali kang papa, sorry. Kung may isip nila, kung hindi, okay lang. Kasi nobody should need to apologize kasi ito, yung problema ginawa ko, it's between me and my ex-wife, not them. I did not... But they were affected eh. I didn't hit them directly. Kasi for me, go to school study, puro prayer na Lord sa matapos mga anak, talarin lang. Puro ganun lang. It's me and my ex-wife lang. She did something. And I gumanti lang ako in a way. Nang ending, lumabas ako pa masama. Biniligtad ako. So yun nga, yung issue na yun between you and your ex-wife, yun ang naka-apekto sa kanila. Kaya ganito ang status sa yun. Saka sila lahat kumabi sa kanya. Oo. So if they're watching right now, anong mensahe ang gusto mong parating sa mga anak mo ngayong magpapasko? It's up to them. I'll just be our wait. Kasi mag-mature din ang mind nyo to realize what's happening, what's going on with our lives. Kasi tandaan nyo, ang buhay ko, ang buhay nanay nyo iba. Ang buhay nyo iba. May sarili kayo buhay. Minalaki na, pinagal na namin kayo because you're supposed to have your own lives. You're supposed to involve everybody else. Kasi mundo nyo na yan. Yung mundo namin. Yung ginawa ng nanay nyo, ginawa ng nanay ko iba yun. Relationship namin yun. So, di ba? Ano una-una mong gagawin kapag nakita mo yung mga anak mo? Basta pag magkaharap na kayo. For example, naalala nyo rin ako. Yun lang. Ganun lang. Parang soft dapat lang. Yata embrace mo na. Di ba? Hug soft mo na. Lang. Especially sa my only son. Yes.
Why the son? Why si he has my name. Ah, William Martinez din. Oh, William Adam. Ko William Martinez din siya. So you miss them na, no? It's been yes, 2 I years. Do. Every night when I pray, Lord, uh-oh, I miss my son. My daughters, bahala kasi matanda na sila eh. Uh-oh. Ang point ko lang, di ba? Pagka mature ka na, 20 plus, magka 30 ka na, uh-oh, dapat sa mind, alam mo yung tama at mali. Uh-oh. Alam mo yung mali sa nangyayari, di ba? So if you want to side your mother, it's fine with me. Uh-oh. Ang problema lang, you will mature someday. Yeah. When you mature, para mag-complete ang life mo, your father has to be there. Kasi kaya nanay, tatay yan eh. Pagka napuro nanay lang, at walang tatay, nag-ibang mundo. Dapat kumpleto yan. So you need your father's advice pagka nag-grow up. Kung lalaki especially, ang lalaki pa, mag-asawa na, may girlfriend ako, sa anak nito. Respect the girl, be gentle. Di ba ganun maraming ganun tayo mga lalaki? Hindi yung, hoy, banata mo yun, hindi tayo ganun, di ba? So, we will have to give good advice. Even the daughters, anak, sigurado kayong lalaking yan, mahal ka. O lolokin ka lang. Kung di ka lolokin, take your time. And then pagka yung love niya nag-grow, then you can marry. You have my blessing. Kasi I will not stop, kasi kaligayahan mo yun eh. The same point, yun nangyari sa aming nanay niyo, nag-iwalay ka kasi kaligayahan namin to eh. Masabi kami siyo, siguro God wanted us to separate para mag-even na yung nangyayari. Dati kasi uneven eh. Kumbaga, may fault siya, may fault ako. Pareho lang. Nagka-clash siya. Pero kung nag-aaway, pero we don't talk, nagka-clash siya. Lumalabas niya, ako, I'm not blaming her. Ang point natin, pareho tayo may ginawa. May ginawa ka, may ginawa ako. Period yan. Tapos na natin yan. Yun lang. Kasi matanda na tayo. Once we die, our children will end up leaning to one of us. But are you open to communication with ano yayo kung sakali na mag-usap kayo? Mag-usap lang about pagka matanda ka na, wala nang problema ron. Wala na. If she talks to me, okay, hello, talk, no problem. Huwag lang yung wala nang immature way. Kumbaga, ano na lang, co-parenting ang tawag dyan, kumbaga. Anong nami-miss mo sa mga anak mo? Ha? Anong nami-miss mo sa kanila? Yung moment together. Like? Yung mga moments. Ano yung mga naaalala mo na? Kasi pag kayo yung mga time na bata pa sila, pagka nasa kitchen ako, I was playing around with them. Kasi nag-aaral culinary. While I was cooking, I'm cooking, sila na nakipaglaro sa akin. Tapos pagka sinusunod ko sila sa school, I play with them. Pagka when I'm driving, so they do sometimes, we go to different places in the metro. We go to Tagaytay or whatever. Ginagawa ko, lahat ng Volkswagen binibilang namin. O Pendong may kalbo, kasi Pendong Volkswagen. We count the Toyota sa Volkswagen all over the country. Pagka nag-ikot kami, yun lang. Nagbibilang kayo? Yung bilang ng bilang, paramihan. So yun ang mga moments na nami-miss mo. Nami-miss ko kasi we're happy that time eh. Saka yung time na inaayos yung cassette ng kotse. Pumasok yung daliga, ayaw mo tanggal eh. Nalak sa loob. Tapos bigla kumakanta ako. Those were happy moments, no? Moments nawala lang. Na lang after many years. Yung kanta wala, pero yung moment lang na may flashback ako ng ganyan. Special my son, yung pagka sa school niya, merong mga parang, kasi Ateneo siya, father and son, I joined him. I explained to him things. And then this one time, I was driving, he said, Papa, may crush ang girl. Sabi ko, anak, I had the same problem when I was young. May gusto akong babae. Yung babaeng gusto ko, napunta sa iba. Ang ginawa ko, I was so depressed. Sabi ko, anak, never let a depression take you over or take over you. Ako, when I was young, I was 14. Merong kagunting. Sabi ko, mahal ko yung girlfriend ko, sumama sa iba. Pag-ganyan ko, hindi ko tinuloy. Pag namatay ako, buhay siya. Tuloy ang buhay niya. Paano naman ako? Hindi ko tinuloy. Di ba? So, sabi, anak, sabi ko, remember this. Never ever hurt yourself because of somebody else. Kasi, tanda mo, your life has to go on. You have to move on. Hindi pwedeng stop mo yung buhay mo because of somebody. Kung hindi malaman ko ang mali, ikaw o siya. Kasi may mali sa isa na palagi. It takes to tango. Pag may mali siya, may mali ka rin. So, balance yan. God gave you that life, so go on, exist. You will become better. Kasi yung pag-depress ka dapat, ngayon na malalim, tapos bumalik ka. That's what happened to me. Nasok ako. Hingan ako malalim,
babalik ako. Always babalik ako. Always inisip ko, William, Will pa, Will, mm-hmm. Will I am. Mm-hmm. William na I am pa. Mm-hmm. Pag ay may self-confidence, so Will I am. So now that nangyari na lahat ng mga pagsubok na to sa'yo, do you feel na parang mas magiging better father sa mga anak mo kung sakaling yep. magkabalikan kayo? Yep. Mm-hmm. Balikan na, mga anak ko. Uh-huh. Yes. Uh-huh. I'll be complete. Kasi parang may kulang kasi yung part na kailangan nila advice ng tatay, dapat I have to be there for them. Tatay ko ang tibay. So ini-stalk mo yung mga anak mo ngayon sa ano, online? Yun na lang ano mo? Monitor. Hindi stalking ano, ha? Stalk, eh? I don't even say anything, monitor lang. Picture lang. Happy ka na ng ganun. Wow. Watching your kids ano yeah. from afar. Uh-huh. No? Kung asa-asa father, ganun ka lang eh. So habang lumalaki sila, nakikita mo sa online? From a distance from lang. From a distance. Oh, hirap din, no? Hinihintay ko lang yung moment na they will feel na I need my dad, I need my father. Okay, you're here, okay. You need na talk to me, you want an advice, I'll give you. And when that time comes, I guess you'll be the happiest person on earth, no? Yep. Nagkabalikan uli kayo. Yep. Ng mga anak ko. Ng mga anak mo. Okay. To also subscribe to my channel, Christine Babos Channel. Marami kong videos na mag-e-enjoy din kayong panoorin, kaya sulit sa oras. Hit that notification bell too. Like, comment, and share. Thank you, teammates. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.